Hi mga mommies! Welcome back to my channel. Kung bago po kayo sa channel ko, I'm Riz Velasco at kung gusto po nyo po yung mga gantong videos, pwede po kayo mag-subscribe at i-hit nyo po yung bell button para updated po kayo kung may bago akong videos na ina-upload. So ngayon po is magre-review ako ng mga baby products. So ito yung mga baby wash na ginagamit ng baby ko. So, ginawan ko po ito ng review para at least kung gusto niyo pong bilhin itong mga product na to, meron na kayong idea kung ano ba yung klase ng performance niya or kung magkano ito yung mga ganitong price ng mga baby wash. So, ito, meron ako ditong apat. So, ito siya. Itong Cetaphil. Dalawang klase ng Cetaphil. Isang Johnson at saka isang Lactacid. So, bakit apat yung baby wash ni baby? So, dapat ito talaga yung gagamitin kong Cetaphil na gently wash and shampoo. Kaya lang po, nagkaroon ng rashes yung baby ko. Medyo sensitive yung balat niya. So, nirecommend ng pedyo niya is yung Lactacid at yung Cetaphil Gentle Cleanser kasi mild lang siya. Pero ngayon, okay na yung rashes ni baby, yung skin niya kasi nagpalit na kami ng gatas kasi sa gatas wala siya na allergy. Pero itong apat na product na to, products na to is kinagamit ko talaga siya up to now na 3 months na siya, pero magta-try pa rin ako ng mga ibang products kasi okay lang naman na mag-try ka sa ng mga iba't ibang products. Para sa akin, basta kung makikita mo naman na hindi effective, edi itigil, stop mo na lang siya. So ito talaga is ginagamit niya. So kapag bumibili tayo ng mga products, syempre ang una natin tinitingnan is packaging and then price and then yung performance. So later ipapakita ko sa inyo yung performance niya. So unahin muna natin itong Cetaphil Skin Cleanser. So ito. So ito is for face and body, dry sensitive skin. So ito is mild, non-irritating formula, softens as it clean. So ito yung ni-recommend ng pedyo niya. So maliit lang yung binili ko kasi hindi ko alam kung maghihiyang si baby ko dito. So ito is nabili ko siya ng 122 pesos sa Save More ko siya binili. So ayan, ganyan siya. Ito is wala siyang amoy kasi sobrang mild lang siya. Pwede rin itong gamitin ng kagaya nating adult. So, ayan siya guys. Mamaya ipapakita ko sa inyo kung paano ba ito mag-perform. So, sunod ito ulit. Cetaphil Baby Gently Wash and Shampoo with Glycerin and Panthenol. So, hair and body. So, ito binili ko na siya para tipid kasi hair and body na siya. Okay na yung magkasama siya para at least hindi na tayo kuha ng papalit-palit ng sabon or sa ulo niya at sa katawan niya. So ito is meron siyang ito is tear-free, soft-free, hypoallergenic, pH balance, and then sobrang bango nito is 230 ml. Is nabili ko siya ng 308 pesos sa botika. So doon ko siya binili. So kailangan bibili tayo doon sa mga legit na bibilhan natin. Ito is sobrang bango niya kasi nabasa ko parang dito is meron siyang almond. So, ayun. Kaya sobrang bango nito kasi gustong-gusto ko yung amoy nito. Ayun guys, ito yung pangalawa natin. And then, itong sunod is itong Johnson Stop to Toe Bath, Baby Bath for Hair and Body, Mild as Pure Water, No Added Parabens, Phthalates, Sulfates, and Dyes. So, 100 ml. So, ito naman is nabili ko rin siya sa butika ng 81 peso. So, hindi, ito lang isa, hindi ko siya masyadong ginagamit ngayon. So, ginamit lang to ni baby nung mga 3 days, nung newborn siya, tapos hanggang 3 days siya. Kasi nga, binili ko to, kasi ito dapat yung gagamitin niya, kaya lang binili ko to, kasi akala ko sa public hospital ako mga anak, kasi ang sabi, hindi doon napapabalik yung mga products minsan na binibigay mo sa public hospital. Kaya ito yung dinala ko, pero okay naman din yung performance niya. Ito, mabango siya, kailangan masyadong matapang yung amoy nitong Johnson nito. Alam ko iba-iba yung variant nito eh. So, iba-iba yung kulay nito. So, ito naman, sumunod itong Lactacid na sikat din. Itong Natural Skin Cleansing and Protection Baby Bath. 150 ml, nabili ko rin siya sa butika ng 181 pesos. Ganito na siya kalaki for external use only. So ito, gusto ko din siyang ginagamit sa baby ko kasi sobrang bango niya, parang pareho lang sila ng amoy. Sobrang mild lang niya, amoy niya. Mas mabango to, ito mild lang, pero sobrang bango din itong product nito. Kaya alam ko sikat na sikat to kasi halos lahat gumagamit din ito kasi mura na, tapos
mabango pa, and then maganda pa para sa skinny baby. So ito ginagamit ko, alternate sila nito. So itong dalawang madalas kong ginagamit, and then ito hindi ko na siya masyadong ginagamit. Tapos ito siya, ganyan siya. Ang bango niya, guys. So gustong-gusto ko din yung amoy nito. So ayun na yung apat na products na ginagamit ko sa baby ko. And then magte-try pa rin naman ako ng mga iba't ibang products para sa baby ko. So itatry na natin yung performance ng mga product na to. Tapos itong Johnson's Top to Toe. So ganito lang siya. Pipress mo lang to para mabuksan siya. So hindi naman siya ganun din kadami mag-consume kapag inubuksan tong Johnson's. And then itong last, itong Lucky Seed. So medyo malaki din yung butas niya, pero keri naman kasi matatansya mo naman yung magagamit mo dito sa Lucky Seed compare dito sa Cetaphil na masyadong malaki yung butas niya. So ito muna yung uunahin natin, itong Cetaphil. So ganito yung texture niya, medyo watery siya. Tingnan niyo, guys. Ayan, ganyan siya. And then sabi ko nga kanina, wala siyang amoy. And then tingnan natin kung mabula ba siya. So, tingnan muna natin siya. So ayan, guys, hindi siya mabula. Wala kang mararamdamang bula dito katulad ng ibang baby wash. Panlawan natin kung madali ba siyang tanggalin pag binanlawan. So ayan, guys, madali siyang banlawan. O yun, no, nawala na agad siya. Madaling banlawan tong Cetaphil na Gently Skin Cleanser. So itry naman natin itong Cetaphil Baby Gently Wash Shampoo. So ganito yung texture niya. So ingat lang kayo, guys, kasi sobrang laki ng butas nito. Yun lang hindi ko gusto dito kasi sobrang daming nalalagay. So ayan siya, guys, medyo watery din siya. Ayan, ganyan yung itsura niya. And then sobrang bango. Ito yung gustong gusto ko dyan. Gustong gusto ko dito. And then itry na natin. So may konting bula, kita niyo ba? Meron siyang konting bula, hindi katulad nung Gently Skin Cleanser. So ayan, tingnan natin kapag binanlawan siya. So ayan. Compare dun sa una nating Cetaphil, mas mabilis banlawan yung mild na Cetaphil kesa dito. Kasi may mararamdaman pa rin akong dulas dito sa kamay ko. So ito, ganito siya. Ganun siya. And then, itry naman natin itong Johnson. So ayan siya, guys. Mas watery yung texture nito. Itong Johnson. And then yung amoy niya, ayoko ng amoy pala niya, guys. Kasi parang gamot siya. Amoy gamot na matapang. So, itry naman natin. Ito, mas mabula siya. Ayun, guys. Oh. Mabula itong Johnson's Baby Wash. So, ayun, guys. Oh, nagbula siya. Ganito pala siya. And then, banlawan natin. So in fairness, guys, mabilis naman din siyang banlawan kahit sobrang bula niya. Yun nga lang, hindi ko masyadong gusto yung amoy niya. And then doon na tayo sa last. Itong Lucky Seed, itry natin. Ito yung pinaka watery sa lahat. Kasi kahit konting lagay lang nito sa baby, sa katawan ni baby, sobrang okay na siya. And then sobrang bango niya. And then, tingnan natin kung mabula.
Ah, mabula din siya, guys. Ayan, oh. Sobrang bango. Gusto ko yung amoy nito. Sobrang bula ng lactacid. So, kahit konti lang yung ilagay nyo kay baby, okay na siya. And then, mabilis siyang mabanlawan. Hindi siya madulas. So, ayun. So, ayan lang guys yung masasabi ko about sa mga products na to, na mga ginagamit na baby wash ni baby. So, sana po nagustuhan niyo itong video na to at sana may natutunan kayo at nakatulong ako sa inyo. At least, nakapag-share ako kahit papano. And then, makita-kita po tayo sa susunod na video ko. At huwag niyo po sanang kalimutan mag-subscribe dito sa channel ko. Bye!